May kakilala ka bang talagang tunay na mayaman? Or may kakilala ka bang mga taong nagpapanggap na sila ay mayaman? Ang tanong, paano mo ba malalaman kung ang kausap mo ay isang tunay na mayaman? Kung interesado kayo, nako, kailangan panoorin nyo itong video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Ay nako, sobrang intriguing tong issue na ito ha. Yung mga tunay na mayaman at nagpapanggap na mayaman, may mga kakilala ba naman kayo siguro na talagang, yun nga, nagpapakita at nagpe-flex, pero hindi mo lang alam kung talagang tunay siya o hindi. Ito lang po, base sa aking pagsasaliksik at syempre pakikipag-usap sa mga tunay na mga milyonaryo at bilyonaryo. At may napapansin po ako sa kanilang mga katangian na mga tunay na mayaman at paano natin malalaman ang fake na mayaman. Kaya kumuha kayo ng ballpen at papel, magsulat na po kayo. Umpisahan po natin ang mga tunay na mayaman. Ang tunay na mayaman ay mapagkumbaba. Yes, humility po. Kahit na matagumpay po sila, humble pa rin. Nakalapat pa rin ang dalawang paa sa lupa. Ay nako, very down to earth. Oo, tapos hindi sila nagmamalaki at hindi nila minamata ang ibang tao. Grabe. Like ito, may-ari ng Happy Toothpaste si Cecilio Pedro Quo. Napakasimple, di ba? Napakasimpleng tao. Nakabarong lang, nakaputi. Ito pa, pangalawa. Ay, grabe. Na-meet ko rin personally si Robina Gokongwei. Nung na-meet ko nga sa kumpanya nila, naka-t-shirt. Di ba? Tapos yung normal lang, naka-ID. Ang pinagkama lang ko nga, baka pwede magpagkama lang ano, sales lady. Ito naman yung mga fake na mga mayayaman. Ang mga fake naman ng mga mayayaman ay mahilig magpakita ng kanilang kayamanan. Oo, yung parang nagpe-flex. Again, kung nagpe-flex po kayo, ha, bato-bato po sa langit. Ha, walang tatama. Tamaan po sana, huwag magalit. Pero kasi malalaman mo eh kung bakit sila nagpapakita. Oo, ang mga iba talaga, yung lalo na yung mga fake na mayayaman, ang goal nila, gusto nila mapag-usapan sila at mapuri sila. May makakilala ba kayong ganun? O, type yes kung may kakilala kayong ganun. That's number one. Ang tunay na mayayaman po, ito po, matindi to. Matindi to. Ito yung isang karakteristik na nakita ko. Sila po, honest, tapat, at may integridad. Yun po. Ano sila eh? Tapat sila sa kanilang mga business dealings. Tapos napakahalaga sa kanila. Parati ko naririnig yan, lalo na sa aking mentor na si Francis Kong. Mawala na lahat, malugi na negosyo mo, pero wag lang masira ang tiwala ng tao sa'yo. Dahil ang tao bumibili sa'yo, nakikipag-negosyo sa'yo, nakikipag-transact sa'yo dahil may tiwala sa'yo. Kaya napakahalaga yung tinatawag na respeto at tiwala. Bakit po? Eh pag ikaw ay nasira, ay naku, mabilis ning magkwento-kwento yung mga ibang tao. Yung mga nagpapanggap na mayaman po, ang priority nila kumita. Minsan kahit na mali ang ginagawa at pamamaraan po para kumita lang, sila po ay gumagawa ng hindi tama, di ba? Kaya nga may mga ibang sabi na fake it till you make it, fake it till you make it. Kaya nagkukwento kung gaano sila kayaman. Yun po, yun yung problema ng mga tinatawag na fake rich. Ang pangatlo naman po, karakteristik ng isang tunay na mayaman. Ito po, taglay po nila ang tinatawag na kumpiyansa or confidence. Diba, meron silang ano eh, yung confidence na ika nga, pag nagde-decide sila sa business, decisive talaga. At alam po nila yung decision nila, not based on emotion, but based on logic eh, based on facts, numbers, diba? At saka hindi sila masyadong ano, ika nga eh, hindi sila insecure sa kanilang mga desisyon. Alam na alam po nila kung ano yung tama at mali. Hindi naman sa hindi sila nakikinig, ha? Pero alam nila ang ginagawa. Ang mga fake rich naman po, hindi po confidence pinapakita. Oo, ang pinapakita po, arrogante. Oo, may kakilala kayong mga arrogante. Yung masyado namang overconfidence sa feeling nila hindi sila nagkakamali. Kumita lang ng konti, feeling nila ang galing-galing na talaga nila. So, anong ginagawa po nila? Minsan, pinapakita po nila na sobrang galing na po nila in reality just to what cover their insecurities. Oo, at saka, yun nga, para ipagtakpan na hindi na naman talaga sila ano, tunay. Sila ay japake. Ay, grabe naman, no? Sa tatlo pa lang, at tatlo pa lang pinag-usapan natin, I'm sure may naiisip na kayong mga taong dyan. Kung may naiisip kayong mga tao dyan, isulat niyo yung pangalan. De, joke lang. Huwag niyo isulat, please. Okay? Pang-apat po. Ito po, ang mga tunay na mayaman, paano sila mag-isip? Ang focus nila, hindi po yung pera. Ang focus nila ay lumago. Their focus is on growth.
They prioritize yung tinatawag na professional, personal, financial growth and development. Oo, naghahanap po sila ng mga pagkakataon. Gusto pa nilang lumago. Gusto pa nilang ika nga matuto. Gusto pa nilang ika nga maging successful. Yun po. Kaya minsan din nyo ba napapansin, yung mga mayayaman talaga, hindi tumitigil po sa paghahanap ng pagkakataon. Parang hindi naman nila kailangan, pero alam mo bakit? Ito yung na-realize ko eh. Gusto nila kasing lumago pa. Gusto pa nilang lumaki, hindi dahil sa pera. Gusto nilang patunayan sa kanilang sarili, number one, na kaya pa nila. At pangalawa, probably, may mga iba gusto nilang makatulong sa kapwa. Pero ang mga fake rich, no, ito yung problema. Yung mga fake rich, kumita lang ng konti, ayun na. Hayay, hay na, 'di ba? Yung parang okay na, oo, 'di ba? Ang goal ko, ang mga ibang tao na magtatrabaho para sa akin, 'di ba? At the same time, ayaw na nilang magbago, ayaw na nilang basta lumabas sa comfort zone. Oo, ayun, 'yun ang problema. Eh ito nga ang problema, pag ikaw ay nasa comfort zone, you are at your danger zone. Bakit po? Comfortable ka ngayon, 'di ba? Eh paano na kung mawala na 'yung income mo? Paano na kung wala na 'yung negosyo mo? O paano na may aasahan ka ba? Lalo na kung isa lang kinikita mo. Oh, 'di ba? Number 5 na po tayo, ha. Pip sign, kung malalaman mo ito ay fake rich or true rich, pero bago natin bigay 'yung pip, ha. Kakamustahin muna natin si Nitoy Ibanez at syempre si Jego Jap. Maraming salamat at si Kemuel talaga. Kemuel talaga, nakaka-inspire daw ang ating channel. Thank you. Number 5 na po. Paano malaman ang sign na isang tao ay talagang tunay na mayaman at talagang ikang fake na mayaman? Ang tunay na mayaman, meron siyang tinatawag na long-term vision. Oo. Malayo ang tingin, marami siyang tinatanaw. Ah. Oo, di ba? Pag mag-isip yan, long-term planning, at the same time, they make strategic decision. Alam mo, ang gusto pa nila, ito lang ha, ito na intindihan ko. Hindi sila short-term mag-isip. Yan ang pagkakaiba. Yung mga fake rich po, ang iniisip lang po ngayon, di ba? Paano tayo mag-enjoy? One day millionaire, ayun, instant gratification, 'di ba? Hindi iniisip ang kinabukasan. Bahala na si Batman, Robin, pati na nga si Aquaman at Spider-Man, 'yun po ang nangyayari. Kaya kung napapansin niyo, ito po ah. Kung babaliin lang po natin yung mga ano, yung laylayan ng lipunan po, Yung kitaan po niya lang ay talagang arawan. Oh, itong may kasabihan na isang kahig isang tuka, walang kahig walang tuka. Short term lang po kasi pag hindi na nagtrabaho bukas wala nakikitain. Ang middle class din po, nasa gitna rin po siya. A 15 at 30 yan, buwanan po. Ang problema rin po doon pag ito ay nawalan ng kita. Next month may utang na, 'di ba? Pero ito yung mga sobrang mayayaman. Kung napapansin nyo, kung nagpaplano yan, hindi yan arawan, hindi yan lingguhan, hindi yan buwanan, hindi yan taunan. Naku, lalo na yung mga sobrang mayaman, yung tunay na mayaman. Pag nagplano po yan, dekada, 10 years, 20 years, 50 years. As a matter of fact, ito i-reveal ko siyang secret ng aking uncle na talagang sobrang bilyonaryo. Walang iba kundi ang mga Ayalas. Yes, oo, Ayalatan ang pangalan ko, apelido ko. Dinami na rin sarili. Alam nyo ba? Sa buong Ayala Avenue po, karamihan ng mga lupa po nila doon ay hindi po nila binibenta. Ito po ay pinapaupahan ng 50 taon. Uupahan ng may isang negosyante o isang kumpanya ang kanilang lupa sa loob ng 50 taon. At nasa kontrata, magbibuild kayo ng building doon pagkatapos ng 50 taon. Pag hindi ni-renew, ano mangyayari? Isusoli nyo po ang lupa kasama po ang, syempre, building. Kasama na po yan sa kontrata. Ha? Ah, di naman nila yung lupa. Eh, wala na sila sa mundong ibabaw na ito. Ba't di nila ibenta para enjoy nila pera? Alam mo bakit? Ito. I-reveal ko na. Yung mga tunay na mayaman, hindi kasi niniisip po ang ngayon, ang pangkasalukuyan. The reason why they want back their property, it's not for them. It's for the next generation. Yes. Sa sunod na henerasyon, kung ano ipapamana nila. Kaya nga, tatanungin kita, ha? Oo. 1 to 5 lang to, ha? 1 to 5 pa lang to, ha? Ito, tignan nyo, ha? Number 1, ikaw ba ay humble? O may kakilala ka bang humble? O nagpapanggap? O, di ba? Nagyayabang? Number 1, nagpa-flex. Number 2, may kakilala ka bang tunay na mayaman na may integridad? O, kahit na wala pang pera, basta may integridad, payaman na yan. Number 3, confidence. O, confidence, in other words, hindi sila nagmamayabang na sila marami silang alam.
Diba? Confident sila pag gumagawa lang sila ng desisyon. Diba? Pang-apat, ang goal nila hindi lang kumita ng pera, ang goal nila lumago at maging matagumpay. Kasi alam nila kung sila'y lumago at maging matagumpay, alam nyo bakit? Susunod ang pera. And then number 5, kung sila ay mag-isip ang tunay mayayaman long term, hindi yung buy now, pull up later, shopping now, pull up later, ang sa kanila, save now, enjoy later, diba? Impok now, retire later. Yun po. Kaya nga tatanungin kita from 1 to 5, ikaw, sa palagay mo, ikaw ba ay payaman or nagpapanggap na mayaman? 1 to 5 pa lang to. Oy, may 6 to 10 pa tayo. Nang dahil dito, medyo bitin po kayo. Kung kayo ay bitin, no, ang gagawin ko, magpa-part 2 po tayo. Kung nag-a-agree kayo ng part 2, type lang part 2, type part 2 para malaman nyo pa ano pa. Ang galing nito. Ang galing ng session natin na ito. Sana naman kayo ay na-enlighten. And then, do me a favor. Please, ha? Mag-subscribe naman kayo sa channel na ito para dumami ang ating subscriber kung kayo bumibisita lang po dito. Tatandaan, tamang karunungan at tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.